to my channel, mga kaibigan, and you might be wondering bakit po ganito yung itsura ko at saka bakit po ganito yung setup ko. Just to give you a brief background, over the past few weeks, medyo may mga nakikita po akong mga videos at saka mga channels in YouTube and in some various social media platforms. So napansin ko parang mas maganda po na gayahin, and then at the same time mapakita sa ibang tao na alam niyo po yun, that despite your age, you're still able to adapt and you're still able to go with what's going on. Kasi right now, we just need to make sure that we keep everything that we have. Our work, our jobs, our health, alam niyo po yun, and our loved ones. So para sa akin, the pandemic is actually a time wherein we need to be sure that we can still keep up with the time and with the demands of time. So yun po yung nakikita ko. So as you can see, ayan po, so medyo may kakaiba. Hindi naman po ito parang sasabihin natin magre-recording ba. Well, that's one of it. Parang pang diversion ko po. As you know, pilig ko pong kumanta, pero sana yung kanta may hilig sa akin. And then at the same time, alam niyo po yun, parang I want to challenge myself also that, alam niyo po yun, kailangan ma-realize natin na kaya pa rin po nating sumabay, and then at the same time, kaya pa rin ang utak natin i-absorb ang mga innovations and updates para hindi po tayo nawawala sa moda, and then hindi po tayo nawawala sa sa trend. Ika nga, hindi naman sa sumusunod ka o iniyayakap mo yung hindi mo kaya, pero it's a matter of, alam niyo po yun, nire-require ng panahon to be more innovative, to be more technically savvy, and then to be more adaptive to the situation. So parang hindi mo hihintayin ang sitwasyon ang umakma sa'yo, pero might as well do something para ikaw mismo umakma ka rin dun sa solusyon, and then alam nyo po, i-accept mo na, i-embrace mo na kung ano man yung mga nagbabago at mga pagbabago nangyayari sa ating paligid, and then at the same time, alam nyo po, ipakita po natin na kaya pa rin po natin despite the many challenges. So bumili ako ng bumili po ako, hindi po ito mga paid, hindi to ito paid advertisement, pero bumili po ako ng BH sound card, very minimal. Ako po yung tipo ng tao, naghahanap talaga ng mga pinaka mura, pero alam nyo po yun, legit, and then at the same time, maganda po yung mga review. So I bought them in Lazada and in Shoppee, so dalawang online stores ang ginamit ko para makahanap lang ng best deal para sa naisip ko. And then, alam niyo po, sa totoo lang, maganda naman, in fairness, naririnig niyo po, sana hindi nakakaabala yung reverb na naririnig niyo sa audio. And then, I also bought the cheapest headphone that I can find in the market. It doesn't necessarily mean that when you are trying to embrace and to be part of the new normal, kailangan medyo magasto. So you have to make sure that you maximize your resources, and then at the same time, yun nga po, without breaking your budget. So in fairness naman, nakahanap naman po ako ng very, very, very mura, and then at the same time, yun nga po, medyo okay naman. Marami naman yung mga bumili, marami naman po yung mga nag-review ng maayos, and then okay naman po sila. So I bought my V8 sound card. Iba-iba po silang stores, and then iba-iba yung araw na pagdating nila. So during my previous upload, I think 2 days or a day ago, sinubukan ko siya with my existing Boya mic. Ayan. So may copyright claim po ako doon. So i-dispute ko na lang, pero alam niyo po yun, masubukan lang, and hindi ko po alam, at inaaral ko po yung copyright, how I can avoid it, and how I can make sure that I can make contents and covers or whatever, using other people's material para po makagawa ng meaningful content. So pag-aaralan ko po yun. So I guess that's also part of my agenda, kasi parang
mag-aral ka pa ng ibang mga bagay na matututunan mo para hindi ka nagiging stagnant, parang hindi ka nagiging boring, and then at the same time, sayang naman yung binigay na utak ni Lord sa atin, di ba po, para gamitin po natin, pag-aralan po natin ang mga bagay-bagay, and hindi naman rason na tumatanda po tayo para hindi na po tayo matuto sa mga makabago at saka sa mga bagong trend. So hindi naman po lahat ng mga pagbabago ay masama. Madalas yan po ay mga nakakabuti po sa atin. So I bought my V8 sound card, and then at the same time, para lang po medyo masigurado ko na may insekto. alam niyo po yun. So para masigurado ko din po na okay naman yung V8 sound card ko, so hindi ko na ako nag-rely dun sa May mic na ako. So bumili din po ako ng BM-800 microphone. Ito po yung nakikita nyo ngayon na gamit-gamit pa na mukha po mong Sarah Jeronimo at Eric Santos, na alam nyo po yung piling-pilingan. So, wala lang po. So, I hope you're happy with me, yung mga nakakakilala po sa akin. I hope you're happy with me, with what I am doing. And I know this is crazy. Sometimes crazy things are the most creative things. And the crazy things makes you are. Makes you. Tika nga, parang the crazy things that we do, hindi yung crazy na nakakasakit ng ibang tao, nakakasama ng buhay mo. But alam nyo po yun, yung mga bagay na, alam nyo po na, hindi natin sa inisip natin, hindi natin talaga minsan hindi natin naisip na magagawa pala natin yun, na kaya pala natin yun. We go out of our comfort zone, we go out of our shells, and then make it a point na meron pa pala tayong ibubuga, meron pa pala tayong maiko-contribute meaningfully sa society. So hindi lang yung mga nakasanayan at kung ano lang yung alam nila, at parang merong pumasok sa insekto sa tenga po, in fairness. Ayan, talaga super, super, ano na po to, walang edit-edit, so mga kaibigan. So yun po, parang I also bought the BM-800 para po medyo maging okay na lang po yung, kasi halos ng mga V8 soundcard, ang kasama nila, pina-partner nila, ay isang condenser mic o yung BM-800. So, bumili din po ako ng tripod. Sakto naman po, sumakto naman, nasira po yung tripod ko, kasi most of the time, sa work po namin, they asked me to host some events, territorial, hindi pa naman ako nagiging national yeme, hindi pa po ako nagiging national host ng kumpanya namin, pero mas nag-i-enjoy po kasi ako na nakatayo, na kagaya nito, nakatayo po ako. Mas nag-i-enjoy po ako na gawin yung mga bagay-bagay na pag-host. Very animated po kasi ako pagdating po sa ganito. So, nakatayo. So, sakto, yung nasira po yung tripod ko na ginagamit. So, humanap na rin po ako ng pinakamura, at matangkad na po sa akin po. So, nakikita nyo po, matangkad po sa akin yung aking tripod para pag nag-host po ako ng mga event po namin, hindi na rin po ako, alam nyo po to, hindi na rin po ako uupo, kasi nakakangalay po minsan din ang nakatayo, sobrang nakatayo, nakakangalay din po yung sobrang nakaupo. But I prefer nakatayo, kasi pag nakatayo ka as a host, and as a, I guess tip na rin to pagdating sa mga teachers or yung mga online coaches dyan na magtuturo sa mga bata o sa mga tao, I think they would agree with me na mas okay po kasi nakatayo, dahil alam nyo yun, nakakaisip ka, buhay na buhay ka, and then at the same time, napaka-comfortable po ng pakiramdam. So, yun. And then at the same time, bumili rin na rin po, yun lang yata ang binili ko. Oh, yun lang, yung V8, yung V8 sound card, and then yung BM-800 na condenser microphone na nakikita nyo pong ginagamit ko ngayon. Itong headphone, binili ko rin po ito, kasi parang, wala lang, parang, kaya yung pinakamura na po yung binili ko, alam nyo po, just to go with the look, na parang may BM-800 ka, may pop filter, and then mukhang magre-recording ka. So just to go to make it more look credible na parang nagre-recording ka talaga. Kasi we had an event, and then Miss Jaya was one of the guests namin. So kumakanta siya, naka-headphone siya. So parang pinanindigan ko na lang yung ganyong klase. So yun lang po. And then the tripod, yun, para po medyo nakatayo at saka mas komportable po pag nagbibigay po kami ng
ng event and then at the same time nag-host po ng event. So, what you will be expecting is, hindi ko na po diniscuss, pero just to give you a sample ng V8 sound card, ayan, ito po yung mga medyo makikita mo, may mga sound effect, pero hindi ko na po talaga pinakita yung, ano to, yung paano po mag-connect, kasi hindi po ako marunong mag-shoot, and then at the same time, hindi po ako marunong kumuha ng angle. Siguro kung may sarili akong cameraman, di ba, in the future, ganun na po. So, yun po. Ito lang yung mga sample. So, I'll be giving you a sample later ng BM sound card. So, mag-upload po ako ng cover. Bahala na si copyright kung ano mangyayari dito sa channel ko after this. Pero ito yung mga sample sound effects. So, maliban po sa reverb, ito po. Nakikita nyo, tinanggal ko yung reverb. So, makikita nyo po. Ayan. So, pwede nyo lagyan po ng reverb. Depende po sa inyo kung gaano po pa lakas at karami at naririnig po yung sarili ko dito sa headphone. Ayan. So, ayan po siya. So, bawasan na natin ng konti dahil baka bigla nasa CR na pala ako at kulog na kulog na kuweba. Ayan. So, meron din po siyang microphone. Microphone volume. Ayan. So, nakita nyo po humihina, lumalakas. So, may microphone volume po siya. Meron siyang treble and bass. Knobs, and then meron siyang recording para alam mo kung gaano kalakas yung marirecord mo. And then at the same time, meron po siyang backtracking knob o yung volume ng background music. So, pwede kang maglagay ng gitara daw, and then at the same time, pwede kang kung gusto mo magkaraoke or maglagay ka ng -1, pwede din po. So, meron siyang knob for the volume nung background music. So, kung gusto mo malakas, kung gusto mo mahina, ayun. So, meron din siyang medyo monitor. So, ibig sabihin, ito yung mismong main volume ng lahat. So, kapag ina-unmute po ito, ayan, sumasama na po lahat. Ayan. So, ayan, lalakasan natin. Ayan po. So, yan yung mga features. Meron din po siyang pagpapalit ng mga sounds. Ayan. Ayan, narinig nyo yung A major na yan. O, ayan. So, parang may electronic. Charot. Ayan. So, marami pa po ito. Ayan, meron shift to A major, kung ano man ang ibig niya sabihin. Ayan. So, B major. Ayan, may Chinese na nagsasalita. And then, may C major. Wala lang po. Ayan, may C major. And then, ayan. Ayaw niyang matanggal, mga kaibigan. Ayan, pag hindi mo nga naman alam ang gamit. Ayan, ayaw niyang matanggal. So, yung pitch, ayan. So, palitan natin yung pitch natin. So, may voice changer siya. So, ito yung bata. And then, ito yung, ayan. So, baklang maton. Wala lang. Ayan. Ito po yung pitch. So, kung mababa. And then, ito naman. Yan. Yeah, parang nung dumating to, sinubukan ko sa isang office mate ko. Nag-zoom kami. So, ito yung ginamit kong boses. Actually, pinakagusto ko po itong boses na to. So, kung gusto niyo to, yung boses na to, na gamitin ko sa lahat ng mga contents ko. So, please give this a thumbs up. Ayan. Pero ako nag-i-enjoy ako dito. Parang napakamaldita ng boses na to. Ayan. So, meron din pong ito, parang terrorist na lang ang pig. Ayan, para hindi ka madetect. So, patayin mo yung ilaw. So, yan. Ayan, yan po yung pitch. So, meron siyang elimination. So, parang ito yata yung mute. Kasi sinubukan namin ito nung friend ko, office mate ko sa Zoom. Nung pinindot ko yung elimination, na-eliminate ang bunganga niya. So, hindi ko po, hindi ko nakita. Hindi ko na narinig yung boses niya. Ayan. So, yan po yung elimination. And then, meron tong crack. I'm not sure kung anong ibig sabihin ng crack. So, kung may nagbago man, kayo na po ang bahala na kasi pinindot ko yung crack. And then, meron siyang MC button. Ayan, so pag MC, so pag host, so parang medyo clear lang siguro siya na pag MC talaga. Ayan. And then, meron din po siyang ito, parang voice over. Ayan.
ladies and gentlemen, mga ganong-ganong teme. So meron po siyang ganyan na feature. And then meron din, meron din po siyang sound effect. Ayan. Ayan. So hindi ko na kailangan ng mga audience para pumalakpak. Ito po, meron din po. Ayan, kung wala yung joke, sabi nila. And then kung gusto mong pumatay ng joke, dapat pumatay. Pumatay ng 80s. Pagbabarilin. Meron din po siyang... Ayan. Pag nag-introduce ka, please welcome our opening opening number. Yeah, meron. Ayan. So, meron din po siyang... Yeah, meron. Ito yung mga ano po, mga sound effect. Ito pa. Ayan. Ayan. Yes. Ayan. So, kung walang natawa at gusto mong may matawa sa joke mo, pindutin mo lang yon. Ayan. May taga-palakpak na. And then, ito po. Ayan. So, meron din po. Ayan. So, may mga sound effect po siya. At ito pa. Ayan. Sinampal ang lola mo. And ito po, PUBG. I don't know what that is. Ayan. Buti na lang po, napunta sa akin talaga based dun sa mga V8 sound card na review ko. Minsan may mga napupuntang Chinese characters. So, buti na lang po, hindi Chinese characters ang mga napunta po sa akin. Pero yung V8 sound card, nanggaling po to sa China. Yung BM-800 ko, it was shipped overseas. So, galing din siguro to ng China kasi nakita ko po Shenzhen, China. Yun nakita ko dun sa delivery notice ko. And yun po, yung tripod, ayun, ano din po siya, from China. So, ladies and gentlemen, after this, para po medyo hindi mahaba itong video na to, I'll be cutting it here. So, if you like this video, please do give this a thumbs up. Kung naiisip mo, nakatulong po ako para mas lalo kayo ma-encourage to enhance your audio interface and then your audio output. So, give this a thumbs up. And then at the same time, kung hindi pa po kayo subscriber ng aking channel, please do subscribe. And then, yun nga po, sama-sama tayong gumawa ng mga content habang pong naka-pandemic. Mga kaibigan. So, once again, thank you very much for watching this video and be safe. So, yung mga susunod na video, sample na po ng ano to, setup na to, mga kaibigan. And I hope you enjoy it. And sabi ko nga, mga kaibigan, lagi lang po tayong sumabay sa agos ng buhay to survive. Ibig sabihin po, hindi ko po sinabi kung ang ginagawa ng mga kaibigan nyo, kaklaruhin ko lang po yun, ha. Kung ang ginagawa po ng lahat ay para sirain ang buhay, wag po. Ang ibig kong sabihin, let's be more adaptive to the situation and let us embrace and accept our situation. Because the more we accept it and the more we do something about our situation, the more that we can survive and the more that we can move forward towards the healing and towards progress in our situation. So mga kaibigan, yun po. And then keep on updating kasi po maganda naman po talaga na nag-a-update tayo despite our age. Huwag nating sasabihin sa sarili natin na ang limitations. Tayo lang naman na naglalagay ng limitations sa sarili po natin. So, despite your age, ano man ang age mo, basta may ibubuga ka, gawin mo at ipakita mo pa kung ano pa ang kaya mo. And you will be surprised and the world will be surprised. Marami ka pa palang maitutulong, marami ka pa palang mga layunin na pwedeng i-accomplish at meron ka pang mataas na purpose na pwedeng i-serve maliban dun sa nakagisnan mong purpose na siniserve mo. So, ladies and gentlemen, marami pong salamat. Again, please do like, comment, and subscribe to my channel. And until the next video.